Okay, anyway, classmate, good morning sa inyo po lahat. Nandito po kami ngayon sa Outpost Singapore and this is our last day. And syempre, ma-maximize natin, magkakaroon po tayo ng mentoring. Kaya maganda dito, kasama ko po itong mga leaders ng technocrat sa Bicol. Kaya simulan natin, sino gustong maunang magtanong? Sige po, OJ. Apsi, since na, di ba, nag-Asian Cruise tayo, nag-Singapore, bakit mas napili mo yung trip na Asian Cruise compared sa pwedeng local naman, pero mas madami tayo? Kasi pwede naman, di ba, na parang yung simple lang, pero madaming pwedeng makasama. Pero mas pinili natin yung cruise na luxurious but selected. Ano lang, parang hindi naman kasi natin tatanggalin yung maliit lang para sa mas nakakarami. Nagkataon lang na meron tayong isang cruise na ganito na parang dadaanan natin actually lahat na may parang level 1, level 2, level 3. Kasi parang sa inyo, gusto nyo ba mag-cruise papuntang Catanduanes? Wala naman ganun. Meron din naman to, Barco. Oh, Barco. Di ba parang sa level nyo kasi, hindi din kayo mai-inspire na sa ganun na bagay. Pero yung mga bago naman, mai-inspire sila sa mga lokal. Kaya it's level by level. And ang tao kasi gusto nila ng distinction lagi. Parang katulad sa inyo, ikaw, dekada ka na sa industriya. Then, hindi rin naman siguro nakaka-inspire kung grabe, papunta kaming tabako ngayon. Diba? Kaya, yun ang reason. Kaya nga, ang isang level up pa natin, di ba nang napag-usapan sa cruise, na we're planning to do it 2 weeks, 1 month straight, na nasa cruise lang. And nagagawa din naman kasi natin na magtrabaho kahit nasa cruise. And napakaganda na ng internet connection sa loob. Kasi dati, I could still remember first cruise ko 2009. Kailangan ko pang pumunta sa parang library nila para dun ka lang makapag internet. Tapos ang ganito po, parang PC pa that time. Kaya nga actually, yun ang isang question ko. Ano, kumusta kaya ang internet connection? And right now, nasagot. Kaya sa atin yun, dadaanan natin lahat ng klaseng tour. Mag-iiba-iba lang ang job natin. Right now, ang trabaho nyo dito is to enjoy and to experience yung pagkukruise. Darating tayo sa mga ibang anamatin, guide naman tayo. Tayo naman mag-aalalay, tayo naman mag-aasikaso ng mga downlinks natin, mga bagong experience. Kaya dadaanan natin lahat yun. Apsi, ano pa importance bakit kailangan dapat nagta-travel ka? Parang sa anong na-feel mo nung nag-travel kayo? Si Chuchut po, classmate, girlfriend niya. And ilang taon na kayo? 12 years. 12 years. Wow. O, diba? Isipin mo, nagde-date sa cruise. O, diba? Parang ikaw, pare, ikaw sumagot. Anong pakiramdam na naka-experience ka ng cruise? Sa akin, since first time ko siya, parang sabi ko, this is it. Ito yung gusto ko. Ito yung parang deserve ko. Ito yung gusto ko lagi ma-experience. Kaya ang ano ko ngayon, ang feeling ko ngayon, mas lalo akong nadadrive to do more, na mas lalo pang magsipag para hindi lang ako mag-experience ito, pati yung mga tao sa paligid ko. Parang may nagtanong din sa akin, ba't parang mas maganda i-promo ang pera sa mga leaders rather than pagkain, gamit, travel, blah, blah. Sabi ko, napakasimple. Alam kasi nung tao kung anong gagawin niya sa pera. Kaya siya na-excite. Kasi example, nag-promo ako ditong travel, ang gusto niya pala pagkain. Di parang yung excitement niya, kate, kasi ang gusto niya iba. Ito naman, example, ang gusto niya pala gadgets. Ang binigay ko naman sapatos. Hindi rin siya masaya. Pero kung pera ang ibibigay mo, automatic alam mo na kung anong gagawin mo at automatic magiging masaya ka doon. Kaya sa atin, ang gagawin natin right now, lahat ng pwedeng ma-experience ng isang tao sa lifetime, yun ang raranasin natin. Kaya nga sabi ko, lahat ng bucket list, isipin mo, maka-experience pag naging okay ulit ang mundo, yung sa Turkey, yung ang tawag niyan, yung hot air balloon, ma-experience natin. Kung pwede pang pumasok sa loob ng Egypt, 'di ba? Makapunta man lang tayo doon. Makalutang-lutang tayo sa anong river 'yon? Jordan River ba 'yon? Yung Red Sea, 'di ba? Makalutang-lutang ka doon. In short, ma-experience natin lahat ng pwedeng ma-experience sa mundong 'to kasi sa nangyayari ngayon sa mundo, lagi naman, 'di ba? The moment nagkakaroon ka ng darkest moment. After that, talagang gaganda. And ang dami nang nangyayaring gulo sa atin, ng pandemic, yung gera ngayon. Then matatapos din to eh. Lahat ng dilim, liliwanag pa rin eh. Kaya I'm very excited what will happen after that. Kaya malay mo, i-incline din sa nangyayari sa atin na mas matour natin ang buong mundo at ma-experience yung culture, yung food, yung ano din nila, mga tourist spots. Yun ang goal natin. Kaya natin ginagawa mga to. Up sa akin, ano po, siguro para sa lahat na lang din kasi baka hindi din sila aware. Gaano po kahalaga po yung oras
Parang magastos eh. Parang pag maliit ka sa aeroplano, magbibili ka ulit ng panibagong ticket. Mamali ka ng checking, nilagayan mo ng amount, magbabayad ka ng bounce check. Sa barko na lang na sinakyan natin, kaya di ba napaka-strict nila sa time, kasi million ang binabayaran nila sa countrying dinadak nila. Example, nung dumaan tayo sa Penang, Malaysia, nung nandun, hindi pwedeng aantayin ka ng barko, kahit sino ka pa. Kasi million ang babayaran nila dun sa Malaysia. In short, ayaw nilang magbayad ng ganun, kaya on time sila. Parang ang pera pwedeng kitain, kahit mawala, madaling bawiin. Pero pare ang oras pag sinayang mo. Kaya makikita mo bakit ang mayayaman, napaka-importante ng oras. Kasi yun yung bagay na pag sinayang mo, hindi mo na basta-basta mababalikan. Kaya parang sa inyong dalawa ni Ron, di ba? Nalit kayo. E buti na lang, at least hindi pa aeroplano. Kasi kung aeroplano, after ng barko, diretso tayo flight, magde-desisyon akong iwanan ko kayo. At hindi ko rin kayo aantayin. Madadamay pa ako sa inyo, bahala kayong dalawa. Kaya pasalamat kayo, kasi kaya dun ko na nga dinikdik yung learning na yun. Kasi naka-engrave na sa inyo yung laging late, na parang hindi, okay lang, makakalusot naman, okay lang, mapapakiusapan naman. Pero may darating kasi sa point ng life natin na hindi ka na makakalusot. Eh kaya lang buti na nga lang kayo, at least bus lang naman nag-antay. Pero nadamay itong lahat, kasi di ba dapat 8:10 darating yung bus. Hindi, kaya pala hindi siya dumarating kasi hindi ako tumatawag. Kaya nung pagtawag ko, naka-standby lang siya sa labas kasi siguro kada park doon, may bayad din ang bus kung magkano ang mahal. Kaya nagpa-park siya sa labas, pag tumawag tayo, sakat siya papasok. Kaya in short, ang dami niyong dinamay. Kung ano, mas matagal pa siguro tayo nag-ikot-ikot sa Universal. Diba? Tapos, tingnan mo nangyari sa inyo. Dahil lang sa na-late kayo, dahil ang tagal nyo lang kumain. Diba? Sinisi nyo pa yung matagal yung service. Diba? Parang sa Manila, pag may namimita ko, traffic po kasi, sabi ko, pambihira ka naman. Magdadalawang dekada ng traffic ang Metro Manila. Nagugulat ka pa rin. Diba? Parang napaka-babaw ng rason na yan. Kaya, parang sa akin, ang bottom line dyan, mag-handle kayo ng group eh. Pare, pag nag-handle kayo ng group na unorganized kayo, paano nyo i-handle yan? Ito palang parang akala nyo madali. Ano sige ako, kung iisipin ko, ayoko ng ganitong trabaho. Na hindi lang makapag-enjoy kasi iniisip din kayo lahat. Nakikicoordinate ako itin kung ano dapat mangyari. Anong, ang sarap yung nakaupo ka lang. Mas masarap nga nagpapasaway ka lang eh. Diba? Parang walang pakialam sa'yo, di ba? Pero pare, pag kayo na naging applet at kayo nag-aasikaso, hindi nyo ito makahandle pag kayo mismo unorganized. Hindi kayo makakapagpalaki ng team. Kahit anong klaseng negosyo yan, pag unorganized ka, ikaw, nag-ML ka, paano kayo mananalo kung unorganized kayo? Nagka-clash na kayo, kanya-kanya pa kayo. Or isa naman, ito yung isang kalaban, binagsakan nyo lahat ng SS nyo, naubos yung SS nyo sa isang tao, napatay nyo nga yung isang tao, naubos naman kayong lima. Diba? Importante yung, alam mo naman gaano ka-importante ang maging organized lalo sa games. Kaya gano'n lang din sa akin na importante na maging organized kayo sa lahat. Kaya ang pinaka-importante, matuto muna kayo sa sarili nyo. Kasi kung hindi kayo marunong sa sarili nyo, hindi rin kayo makapag-handle ng ibang tao. Yes, Bob. Thank you, Ap. Para sa akin naman, bakit sobrang ganda na like-minded people yung makakasama mo sa mga, lalo na sa mga ganitong travel? Kasi minsan sa ordinaryong travel naman talaga natin, sino lang yung friends, sino yung may afford, yun lang. Pero this one is like-minded people. Sobrang ganda ng feeling. Pero ano kasi? Yun? Filtered. Filtered. Bakit to filtered? May bayad eh. Kasi kung libre, ito, eh kanya, sama kita kasi pet kita. Sama ka ta kasi favorite ta. Ngayon, hindi like-minded na tao. Since ito may bayad, kailangan mong kumita ng pera. Para kumita, kailangan mong magsipag. Nagsipag ka, para magkapera, para kami may sobra, para may pambayad ka. Kaya filtered, kaya like-minded talaga yung nandito kasi may bayad. Yun lang pinakasimpleng ano doon. Kaya nga di ba mapapansin mo, yun ang distinction honestly ng bakit may mga high-end na mall. Kasi ang pinaka-reason lang doon, ayaw nilang makasama yung mga mahihirap. Yung mga mahirap, hindi pupunta doon kasi mahalang bilihin dyan. Pero actually, pare-pareho lang naman yung damit. Pero yung pupunta, ibang klaseng tao. Kasi katulad na lang yung sa, gulat ako yung bill ko sa barko. Ang mamahal. Doble-doble. Di ba yung nag-withdraw na nga lang ako, $300, tapos ang charge sa akin, 20,000 pesos. May parang may special rate pa sila. Nasabi ko, grabe. Nung chine-check ko nang sa online, sa credit card ko, tawa ko ng tao. Sabi ko, wala, ang mamahal. Yun ang pinakasimpleng sagot dyan na
Kaya nga, di ba, nagkakaroon ng exclusive subdivision. Opo. Kasi ang bibili dyan, yung may pera. Ang mga kasama mo, may pera. Ano po yung pwedeng mai-advise po natin sa mga OFW na katulad ko po, 15 years akong OFW pero... Ilang years kong OFW? 15 po. 15 years. So ngayon ko lang po na-realize yung, na-experience yung ganitong gandang buhay. Ano pakiramdam na ano, ikaw naman yung nagtatravel at namamasyal sa ibang bansa, hindi ikaw yung nagtatrabaho? As para sa akin, ito na yung pinaka masaya sa buhay ko na nagagawa ko yung negosyo habang nagtatravel. At first time ko mag-travel na ganito kabunga, ganito ka-class yung napuntahan first ko. First bang out of country mo to na magkakasama tayo? Hindi. First time ko po. Hindi kaya kinikilabutan ako. And dati kasi, pangarap ko lang kasi talaga makasakay ng cruise ship pero bilang isang musician. Uh-oh. Pero hindi nga binigay ni Universe, ni Lord. So, yun. Kaya pala hindi binigay kasi may mas maganda pang ibibigay sa akin. Kaya, at sobrang thankful ako kasi bakit na-in-love ako dito nung naturuan mo kami, natulungan mo po kami kung paano talaga gawin ang business. So, ngayon po, ang hiling ko lang is, ano naman po yung masasabi mo sa mga gustong pumasok sa negosyo pero naaga-alangan po sa asawa, kailangan pong ipagpaalam muna sa asawa? Sa akin, ang pinaka-importante lang, una, kasi katulad sa'yo, paano ka ba na-recruit? Diba, na-recruit kita. Kaya sa mga OFW, ang advice ko una, lakihan nyo pangarap nyo. Kasi may chance pang magbago buhay nyo. Hindi kayo habang buhay, andyan lang at yan lang mararating na mag-isang magiging manggagawa. Kasi katulad mo, lahat naman to may iba-ibang story. Ito, dating empleyado. Ito, empleyado din. Diba? Ang daming iba't ibang story. Ito naman, estudyante. Nagawa nila maging successful. Ibig sabihin, pwede din at kaya din nila kung gugustuhin nila. Kaya number one, decision lang na gusto nilang magbago buhay nila. Pangalawa, ginawa mo, maghanap ka ng mais na upline. Kaya tanong sa akin ng mga nyo, sino ang mais na upline? Ito pong mga kasama ko. Tandaan nyo na lang po mga mukha nito. Ako na po nagbabouch na maaayos po yung mga taong to. Kaya napaka-importante kasi yung classmate kasi syempre hindi ko naman po nililinis. Ang industry naman, lahat ng industry may maganda at may pasaway. Kaya sa amin nga, pinifiltered po namin dito na mas gusto namin syempre makatulong sa mga kapwa namin Pilipino. Kaya even kami mismo, mahigpit po kami sa mga tao na nag-handle at magkakasama dito kasi buhay po ang pinag-uusapan dito. And sunod na kailangan mong masasabi ko yung tungkol naman sa asawa. Sa akin, end of the day, ang isang tao na mahal ka, ang initial reaction niya pag bago, ayaw. Kasi ang bago is correspond ng pain. Diba, pag may bago kang gagawin, masakit, nakakatakot, kasi hindi mo alam eh. Pero pag naging familiar ka na at paulit-ulit mong ginagawa, nagiging madali. Kaya in short, wala naman tayong ginagawang masama at ang ginagawa natin lahat para sa mahal natin sa buhay. Ako nga mismo, ayaw din ng father ko before, na siya mismo pinupush niya ako pumunta na ng New Zealand para doon ako magtrabaho. Yung dalawa kong ate, hindi man ako sinuportahan. Hindi na nga ako sinuportahan, negative pa. O, di ba, gaano kalapit yun. Pero end of the day, sila yung nagre-rip ng what is happening to me right now. Naging comfortable ang buhay ni Papa, lahat ng gastusin sa bahay, ako nagbabayad. Tapos pati yung isang mong ate, grabe makapag-demand eh. Yung isa kong ate, tinext ako, uy, bilang mo naman ako itong kotse. O, di ba, grabe. So, parang naaalala ko dati, teko lang, ikaw nagsabi kay mama na wag na akong suportahan. Di ba, parang kukulit eh. Yung isa kong ate, yung anak niya, tapos yung asawa niya, ako nang libre sa Hong Kong, Singapore, anay ko mga nilibre sa kanila. Na end of the day, kailangan natin itong ipaglaban kasi tayong nakakakita nung hindi nakikita nila. And I'm sure maraming best din naman tayo, hindi naman natin sinunod yung mahal natin sa buhay, sa maraming pagkakataon. Diba? Ayaw niya ng ganitong pagkain. Ikaw, ito gusto mo. Diba? Parang ganun lang. Kaya end of the day, wala tayong ginagawang masama. Magandang intention natin. Kaya paglaban nyo. Kasi sabi ko, classmate, ang ganda ng nangyayari ngayon. Mas madali ng umasenso, mas madali ng yumaman. And lalo pa sa atin, sinong ayaw ng ganitong klase ng buhay? Yeah. Namamasyal ka na. Diba? Imagine mo mga experiences natin. Nakapunta tayo yung pagsikat na kainan dito sa Singapore, yung Newton, nakapunta tayo doon. Tapos yung unang stay natin ng hotel, ang ganda din. Then after sa cruise ship, 'di ba, na walang sawa sa pagkain, 'di ba? Parang grabe talaga. Kahit ayaw mong kumain, kakain ka kasi sayang. Yung fine dining kasi kung i-compute nyo, yung steak, pare mga 4,000 to 5,000 pesos 'yon. Eh kung kumain ka lang pare ng araw-araw, tablado ka na sa gastos mo. Bawi ka na, di ba? Kung kakain ka saan? Saka yung shows up.
Ay, iba pa yun. Kung yung shows, may bayad pa per show, di ba? Magkano pa ulit yun? Kaya kung i-compute mo, pare, sulit. Wala pa yung experience. Yung mga benefit pa lang na naranasan natin, siwing na lang yung mga dessert. Kaano karaming dessert ang nakain. Iba na yung kain, iba yung order, iba take out. Ito, nag-ilang floors yung tinake out. Di ba? Ilang gano'n? Building. Di ba? Imagine mo yung gano'n na experience. Tapos, end of the day, lahat ng tao, I'm sure, gusto maka-experience ng cruise. Kasi sarap sa buhay. Kaya, yun yung sa akin na nag-aantay na buhay dito sa ginagawa natin. Follow-up question, boss. Last. Yung sinasabi kasi nila na, actually, yung mga FW partners natin na gusto talagang mag-business. Kaso, gusto talagang ipaalam daw muna sa asawa. Mm-mm. Ano po yung pinaka hindi, short pinaka message maganda, mo? Ipakausap nila yung asawa nila dun sa nag-i-invite sa kanila. Kasi masasagot nung nag-i-invite yung mga tanong nung asawa. Kasi ang mahirap kung bago ka, ni-recruit mo asawa mo, may mga tanong, 100% hindi mo masasagot. Tapos feeling mo ngayon, ang hirap mag-network kasi hindi ko nga nasagot yung tanong niya. Kaya lang, hindi pa nga siya marunong. Kaya ang pinakasimpleng gawin, ipakausap yung asawa dun mismo sa nag-i-invite, sila mag-usap. Ayun, kasi dati po akong empleyado for 8 years. Actually, nagtrabaho din ako dito sa Singapore. Oo! Oo, sa Tampines. Doon hindi ako ka naging dancer dito? Hindi. Muntik na! Muntik na po! Oo, tapos ano, na-experience ko na rin kasi mag-travel. Nung empleyado pa rin ako. Pero, alam mo yun, yung pag nag-travel ka, pagbalik mo sa work, ang dami mong trabaho. Yun. Unlike dito, ano po yung kagandahan pagkakaiba ng nagta-travel ka as a networker versus, you know, as an empleyado? Ang networker nagta-travel because we want to experience things, we want to enjoy. Yung kadalasan na empleyado nagta-travel kasi gustong takasan yung sitwasyon. Ganun lang siya kasimple na sa atin, we're doing this na actually excited tayo dito, pero excited din tayong umuwi. Yeah. I'm sure lahat tayo excited, lalong magtrabaho, na grabe, ganito. Di ba, yung kalagitnaan pa lang ng dagat, parang gusto mo nang tumalon, uwi na ako, ataw na ako, di ba? Because we really love what we do. Yun ang pinaka panalo tayo doon. Not just the money, pero yung the point na ginagawa mo yung love mo everyday, ay napakasarap na pakaramdam. Kaya yun ang pinaka pagkakaiba. Siguro follow up. Sige. Ano din up yung kagandahan na, you know, as a networker, kahit nagta-travel ka, may mga, since na-duplicate ka, alam mo yon, may laman yung website mo. Okay, ano yung tanong mo? Yung ano, gaano kaganda yun? Hindi pa ba maganda yun? minsan, mas malaki pa yung kita mo kaysa sa gastos mo. Kasi ako na-experience ko dati, gumastos ako ng almost 100K isang araw. Pag-check ko ng DTC ko, mas malaki pa yung kinita ko kaysa sa ginastos ko. Diba, try to imagine that kind of life na habang gumagastos ka, nakikita mong kumikita ka pa rin. Eh, paano kung tumigil ka ng dalawang araw na huwag kang gumastos, magkano yung mag-compound na pera? Kaya yun ang kagandahan sa atin. Actually, wala naman pa yung nagkaiba tayo sa mga old na traditional na negosyante. Diba, example, may pananim ka ng mga mangga. Kahit naman namamasyal kayo, yung mangga tumutubot, namumunga. Ibig sabihin, yung bunga, ang correspondent is pera. Nagkataon ng kagandahan lang sa industriya natin. Hindi mo kailangan ng sobrang laking kapital. Hindi mo kailangan na maging aangkan ka ng magandang apelyedo para kayo maman. Hindi mo kailangan ng sobrang muntalino kasi nagtutulungan ng bawat isa sa atin. Hindi mo na kailangan mag-isip kasi meron na tayong effective na system. Yun ang pinakasimple na kagandahan ng ginagawa natin. Sa akin naman, yung pag-grab ng mga privileges, di ba kasi sabi mo kanina, filtered to kasi nagbayad. Bakit kahit nag-start ka pa lang sa ganitong industry or kung ano pa man yung ginagawa mo ngayon, bakit kailangan mong i-grab yung mga privileges na ganito? Parang, bumabalik ko nga lang sa inyong tanong you will never be the same person after you travel. Laging mag-iiba na yung personality nyo. Itong dalawang to, hindi na to. Pag yung oras nakikita niya na mali-late pa lang, yung trauma na, hindi mawawala yon. Depende na lang kung gaano sila katigas o bumigay na talaga sila. Ganun lang kasimple yun. Kaya sa inyo din sa nakita nyo na pwede palang gumastos, wala lang pala, ay hindi pala, si Adrian pala, hindi naman taga-techno. Yung si Adrian na lang na sumusugal na sa ano na $100 ang minimum sa ano, yun na lang eh. Yung thought mo na
5,000 pesos minimum na sugal, i-budget na yan minsan ng isang hub sa isang buwan. Parang i-realize mo na ganito. Yung kahit hindi kang sumugal, may nakatabi ka lang. Kasi ako hindi ko ito makalimut. Si Dito yung Singapore, nasa MBS kami, sa Marina Bay Sands. Kaming dalaw ni Sir F, magkatabi kami. May naglalarong baccarat, yung katulad ng nilaro ni Adrian. Ang minimum posta, 1 million. Magte-text. Talo, 2 million. Magte-text. Talo. Kaya ano naman. Alam mo, hindi ko nakikita yung 1 million. Ang nakikita ko, gaano karami ang pera nitong taong to. Yung 1 million, parang 1,000 lang. Nagsisiko ang gamin ni Sir Ibe, putyang ina sir, yan ang totoong mayaman. Grabe! Kaya di ba, parang sa atin din parang nangingiwi tayo. Pero I'm sure sa inyo naman, kaya nyo nang kahit pang 100 siguro, 1,000. Medyo hindi nyo naramdam. Pero kung hindi din tayo nag-network before, parang ang laki ng 1,000. Pero yung naging ano sa atin, stretch. Kaya yun ang pinakamaganda sa ganito na honestly, di ba lagi kong sinasabi sa inyo, pinakasimple, attendan lahat ng training. Sa level nyo, pinakasimple, attendan lahat ng travel. Yun lang yun. After nun, ay sabihin ko sa inyo, magugulat na lang kayo. Yung akala nyo na imposibleng kitain, kinikita nyo na. Yung dating akala nyo, pinapanood nyo lang na lifestyle na kaya ko bang mangyari sa akin, magugulat ka isang araw, andyan na. Parang I'm sure, nagkaroon kayo niya ng thoughts nung nasa cruise. Na parang, puta, nandito na pala talaga ako. Di ba parang kinukwento lang dati, nakikita ko lang na totoo pala. Kaya gano'n lang siya kasi. Gano'n nakap nung ano, kasi high school, sabi ko sa'yo, high school ko pa siya pangarap. So ngayon lang, ngayon natupad. Tapos sabi ko, grabe kasi sa sobrang aga, para sa akin maaga yung experience kasi ilang na to. Kaka 24 ko pa lang. Grabe, so, 24 years old. Opo. So parang sabi ko, sobrang privilege ako sa part na yung mga kasama ko ganito na yung kinikita. At the same time, yung experience ba na akala ko pag 30 ko pa may experience, 40. Pero ngayon pala, sobrang okay. Ano, aga. Ayun. Okay, last question. Meron ba? Wow, grabe! Attentive. Attentive ngayon. Attentive. I'm learning. Very important. Up ano, sa akin po, di ba dati up, regular naman akong empleyado, tapos... Ano bang work mo dati? Ahente po, ng Toyota up, car salesman po. Regular ako up, plus commission. Pero bakit dati up, takot pa rin akong sumubok na gawin tong negosyo na meron ako ngayon up, na hindi ko nakikita dati, na ang ganda naman pala talaga nung pwedeng mangyari. Kasi... Hindi, by nature nga, lalo na kung ang programming mo, na hindi ka dapat mag-take risk. Kasi nanturo sa atin eh, huwag ka mag-take risk, gawin mo kung anong komportable ka, gawin mo kung anong nakasanayan mo. Kaya ganyan ka. Yun ang reason bakit dinadala ko yung sa theme park. Di ba, nakita nyo naman kahit mga takot kayo. Hindi, tara. Kasi honestly, kung ang tatanungin nyo, ayoko nang pumunta ng Universal kahapon. Mas gusto ko matulog. Kaya lang, eh, syempre, iba na nandun ako, at lalo pag ako nagpo-push sa inyo, ibang ano yon, ibang level din yun, kasi hindi kayo makakatanggi. Unlike pag kayo-kayo, pwede mo, di ba, mag-away-away na kayo nyan. Eh pag ako, di ba, sumama ka, sumakay, kasakay ka, di ba? Pag na-break nyo yung programming na natututo kang maglumabas palagi sa comfort zone mo, hindi ka na matatakot kumita ng 20 mil, hindi ka na matatakot kumita ng 50 mil, hindi ka na matatakot magkaroon ng hub, hindi ka na matatakot mag-close din ng VIP. Lahat ng yon kailangan mo lang matawid. At yung pagtawid na yun, kailangan nyo ng grabbing courage. Kaya doon naman pumapasok ang importance ng mentor or ng, ano, ng coach, kasi ipupush kayo. Lalo na kung yung mas magaling, hindi lang push, isisipaing, bahala ka dyan, di ba? Kasi pag maranasan mo, kaya ko naman pala. Bakit ang tagal ko pa tong hindi ginawa? Pwede naman pala. Diba? Kaya, yun lang ang nagpapaano. Kasi we are programmed for so long. Anong sabi ng parents? Huwag kang lumabas dyan. Madilim na dyan. Nakakatakot dyan. Kaya tayo mismo, hindi ka na gusto dun sa lugar na unknown. Kasi ang unknown is correspond to fear. Pero kung di mo tuturuan, diba bakit lang naman ang bata natatakot? Kasi tinuruan. Diba? Si anak ko, hindi mo malang takot sa kahit saan. Sa uod na lang, sa lahat. Baby, this worm. Gustong kunin. Kasi nasanay. Maya-maya, pagpasok sa office ko, may daladalang ibon, may daladalang butiki, may daladalang kung ano-ano mga daladala. Sabi ko, minsan ako na nagugulat. Daddy, sabi ko, ako na nagugulat. Pero may na-meet naman ako ibang anak na takot sa insekto. Kasi lalo yung mga lumaki sa kondo, na hindi mo lang nakakita ng insekto.
Kaya takot sa ganun. Kaya exposure pa rin, napaka-importante. Kaya may mga tao na nahihirapan umasenso, hindi dahil sa mahirap ang Pilipinas, hindi dahil walang opportunity, nagkataon sobra silang takot na lumabas, na kaya naman pala talaga nila. Kasi pare, lahat naman tayo tao. Eh ako, anong pinagkaiba ko sa inyo? Kumakain pa rin naman ako, natutulog pa rin naman ako, napapagod pa rin naman ako. Tao naman tayo, pare-pareho. Ang pagkakaiba lang natin, hindi lang ako takot na gawin yung mga bagay na hindi ako komportable, yung mga bagay na hindi ko naiintindihan, hindi ako takot na gawin yun. At hindi ako takot na magtanong. Pag hindi ko naiintindihan, magtatanong ako. Wala akong pakialam anong iisipin nyo sa akin. Basta ang goal ko, makuha ko yung goal ko. Hindi ko goal na magustuhan ako ng lahat ng tao. Hindi ko goal na baka pagtawanan nila ako. Pare, wala akong pakialam doon. Hindi mapapakain ng pamilya ko. Hindi mapapakain yung pananaw ng mga tao, yung pamilya ko. Kaya sa akin, ever since, wala, eh, di ba sabi ko nga sa inyo, explanation kanina, ultimo mga family ko, negative. Eh, wala ko pakialam. Basta ako may nakakitang galo. Kaya yun ang pinaka-reason na ba't tayo pumupunta ng theme park, kasi yung mga rides, yun talagang pinaka-inhabol. Tapos, ang sarap maging bata. Ang sarap na ma-realize yun na, sabi nga nila, we grow old, not because of the age. We grow old because we forget to play. Na dapat huwag yan mawawalan. Mag-enjoy, maglaro. Huwag masyadong maging seryoso. Masarap kumain ng nakakamay. Masarap kumain kahit nakapaa. Bahala ka kung anong trip mo. Kasi masarap kumain. Ang masarap mag-enjoy nang wala kang pakialam sa iniisip ng ibang tao. Kasi kaya tayo na naging malungkot kasi kada galaw mo, disusi na, anong isipin nilang gagawin? Ba't natin masyadong iniisip yun? Ang importante, maging masaya ka. Ang importante, wala kang inaagrabyadong tao, wala kang inaapakan, maging masaya ka. Yun ang pinaka-importante. Kaya lang pa tayo natuto, di bang bata noon, ultimo shadow, naglalaro, tawa na ng tawa. Ngayon, nawawala kasi puro na nasa screen time. And even us, tayo may ganun din tayo na, di ba? Kasi napaghalo na trabaho natin, libangan natin, lahat nasa. Kaya kailangan pa rin nagkakaroon ng physical activities. Kaya yun ang reason bakit natin to ginagawa lahat. Kasi ito yung naging dahilan bakit ko to narating, kung nasaan man ako. And I'm sure yun din ang goal nyo, nakitain kung magkano ang kinikita ko. Kaya honestly, ang ginagawa ko lang sa inyo, kung ano ang nangyari sa akin, anong na-experience ko, at ano ang ginawa ko sa sarili ko. Kaya kung meron ng pinaka-shortcut na magiging gusto nyo maging successful, sumunod kayo at makinig. 100% yun na yun. Yes! Kaya ano na, dito na tayo at magkailan pa natin mag-ready. Yes. O paano niyang classmate? Hanggang sa susunod ulit! Bye! Bye-bye! Bye-bye, Singapore!